Kumusta? Ang asignatura natin ngayon ay MAPE para sa ikalawang baitang. Physical Education. Tayo na ay nasa Quarter 4, Week 3. Narito ang mga most essential learning competencies ng ating aralin. Mga topiko. Ritmikong pagkakasunod-sunod gamit ang mga kagamitan tulad ng laso, hula hoop, at bola. Kakayahan sa pagpapakita ng gaan at bigat na daloy ng galaw. Galaw na may saliw ng tunog o musika. Pag-alam sa pagpapanatili ng tamang postura ng katawan. Una nating talakayin ang ritmikong pagkakasunod-sunod gamit ang mga kagamitan tulad ng laso, hula hoop at bola. Ang ritmikong pagkakasunod-sunod o rhythmic sequence ay kasanayan na may kasamang tugtog at bilang na karaniwang ginagamit sa pag-e-ehersisyo. Maaaring gumamit ng laso, hula hoop, bola at sariling likhang kagamitan na makatutulong upang mapaunlad ang mga kilos ng katawan, koordinasyon, panimbang at kahutukang pangritmong ehersisyo. Ang hula hoop ay isa sa mga kagamitan na magagamit natin sa mga ritmikong ehersisyo. Ang wastong paghawak ng hula hoop ay maaaring makatulong upang makagawa ng iba't ibang kilos at makabuo ng mga hugis at galaw. Ang bola ay hindi lamang ginagamit sa paglaro. Ito rin ay maaaring gamiting kagamitan sa pagsasagawa ng ehersisyo. Ating pag-aralan naman ang kakayahan sa pagpapakita ng gaan at bigat na daloy ng galaw. Nasubukan mo na bang maghagis, sumalo at humampa? Ano ang tamang paraan sa pagsasagawa ng mga ito? Saan mo ito dapat gawin? Sa araling ito ay tatalakayin natin ang tamang paraan ng paghagis, pagsalo at paghampas. Pagmasdan ang mga larawan. Anong kilos ang ipinapakita at isinasagawa nila?
Anong kagamitan ang ginamit ng mga bata sa larawan? Kaya mo bang isagawa ang mga ito? Paghagis, pagsalo at pagbato, ito ay mga galaw ng katawan na ginagamitan ng iba't ibang mga bagay. Atin namang pag-usapan ang galaw na may saliw ng tunog o musika. Ang katawan mo ay may kakayahang gumawa ng iba't ibang galaw. Ang mga galaw na ito ay nakatutulong sa iyo araw-araw. May mga galaw o kilos na maaaring saliwan ng tunog o musika. Ang galaw ng iyong katawan ay maaaring isabay o iayon sa daloy o ritmo ng musika. Maaaring ito ay mabilis o mabagal. Pag-aralan ang mga sumusunod na galaw o figure. Pag-alam sa pagpapanatili ng tamang postura ng katawan. Ang body mechanics ay ang paraan kung paano tayo gumalaw sa ating pang-araw-araw na gawain. Ang postura o body posture naman ay posisyon ng katawan kapag ikaw ay naglalakad, nakatayo, nakaupo at gumagawa ng iba pang mga aktibidad. Ito ay makatutulong upang maiwasan ang problema sa katawan at pinsala sa likod. Wastong pagtayo. Tumayo ng tuwid. Iliad ang dibdib at ang tiyan ay nakapasok. Ang braso at kamay ay malayang nakalagay sa tagiliran. Ang mga paa ay magkahanay na may 5 hanggang 7 sentimetro ang pagitan na magbibigay ng balanse ng katawan sa pagkakatayo. Narito naman ang wastong pag-upo. Umupo ng tuwid ang katawan. Ang balakang at tuhod ay nakabaluktot. Ang babang bahagi ng likod ay bahagyang nakalapat sa likuran ng upuan. Ang mga paa ay nakalapat sa sahig na magkadikit. Narito naman ang wastong paglakad. Ang mga balikat, likod at ulo ay dapat nakatuwid. Ang mga paa ay nakatuon sa harap o isang tuwid na guhit. Ang mga kamay ay umiimbay ng halinhinan paharap at patalikod nang may koordinasyon sa galaw ng paa.
Narito ang mga gawaing inihanda para sa iyo. Narito ang mga dapat tandaan. Ang rhythmicong pagkakasunod-sunod o rhythmic sequence ay kasanayan ng may kasamang tugtog at bilang na karaniwang ginagamit sa pag-e-ehersisyo. Ang wastong pagsalo at paghagis ng bola sa iba't ibang direksyon ay nakatutulong upang mapaunlad ang kaliksihan at kasanayan. Pagpasa at pagsalo ng bola ng lampas sa ulo, overhand. Pagpasa at pagsalo ng bola ng underhand. Pagpalo o paghampas ng bola.
ang mga galaw o kilos ay maaaring saliwan ng tunog o musika. Ang galaw ng iyong katawan ay maaaring isabay o iayon sa daloy o ritmo ng musika ng mabilis o mabagal. Habang ikaw ay bata, mahalagang malaman mo ang tamang postura dahil pinapanatili nitong malusog ang ating mga buto. Nakakadaloy ng mas mahusay ang dugo at mapipigilan ang ating sarili na magkaroon ng iba pang sakit sa katawan. Sagutan ang pag-alam sa natutuhan. Maraming salamat sa iyong panonood at pakikinig. Huwag kalimutang i-like at i-share ang iyong mga natutuhan. Hanggang sa muli!